Mga chong, kamusta? Ito po ulit si Erwin Ginto ng Nothing Fancy PH. Kung bago lang kayo sa channel na to, I suggest na please like and subscribe para maging updated kayo sa mga latest naming videos. Ang lulutuin natin sa araw na to ay dinakdakan. Yung dinakdakan ay isang famous Ilocano recipe na usually ito hinahanda sa mga pulutan eh. Pwedeng ulam, pwedeng pulutan. Ayan. Mga famous Ilocano dish yan. Papakita ko sa inyo kung paano gawin ang dinakdakan. Pero, to the style of Nothing Fancy. So, instead of gagamit ng mayonnaise, hindi tayo gagamit ng mayonnaise. Ang gagamitin natin yung ating special sauce, yung ginawa nating sauce. Hindi ko napapakita sa inyo yun dahil secret yun. Basta ihahalo ko na lang. Okay? Pakita ko sa inyo kung paano. Ngayon mga chong, sa pagluto ng dinakdakan, nating fancy style, siyempre, ang mga kailangan natin ay meron tayong maskara o tenga ng baboy. Gagamit tayo ng atay ng baboy. Pwedeng sa original na dinakdakan ang ginagamit nila, utak eh. Kaso wala tayong makita ang utak ng baboy. So, eto na lang yung gamitin natin, atay ng baboy. Pwede rin atay ng manok. Kung available yung atay ng manok, pwede yon, mas malinamnam yon. Pero since meron tayong atay ng baboy, eto nang gamitin natin. So, ayan. Tapos, yung sinasabi ko sa inyong substitute natin sa mayonnaise, eto yon, yung aking secret sauce. Ano na yan, binlender ko na yan. Kaya kita nyo may mga bula-bula, galing siya sa blender. So, sinakakasaling ko lang dyan. Kailangan din natin ng bawang, ng siling pangsigang, kailangan natin ng mga kalamansi, sibuyas, kailangan natin ng luya, pantanggal ng lansa, laurel leaf, tapos asin, asin to ah, nilagay ko lang sa lalagyan, asin, tapos paminta, para sa ating seasoning. So, yan lang ang kailangan natin. Pakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yan, okay? Gagawin natin, hatiin lang natin sa gitna itong maskara o yung tenga ng baboy para madali nating isalang sa pagnilaga tsaka pagka pinrito na natin. Madali lang siya. Yan. Tapos pakuluan lang natin. Hugasan, tapos pakuluan. Hugasan natin mabuti. Malinis na yan, pero hugasan natin. Yan, ang ganito gagawin natin sa atay. Atay ng baboy itong ano natin, ha, gagamitin natin. So, inugasan na natin yan. Ganito lang. Hiwain nyo lang. Hiwain lang natin ng... Yan, ganyan lang. Slice, slice lang. Disclaimer ha, sa may mga gout, hinay-hinay, bawal to sa may mga gout, hinay-hinay ha. Ayan, hiwain lang natin ganyan, tapos after nito, hiwa lang tayo ng bawang, isa natin sa bawang, tapos nakalimutan ko sabihin, gagamit pala tayo ng Worcestershire sauce. Oh, di ba? Na-pronounce ko Worcestershire. Pero Worcestershire sauce ang ano. Tama ba? Basta Worcestershire o Worcestershire, parehas din 'yun. Isa lang lasa niyan. At gawa lang ng tao 'yan. Pinapahirapan pa kasi. Pwede naman sabihin sauce lang. Kanto ko. Ayan.
walang math dito, walang rules dito sa ano, kahit anong hiwa, slice nyo lang ng slice. Dahil dudurugin nyo rin naman ito mamaya. Yung original na dinakdakan, utak yung ginagamit. Utak ng baboy. Eh, ang hirap bumili nun, paunahan. Pagka tanghali ka namili, ay nako, wala ka nang aabutang utak. Kasi nakatabi na yun, nire-reserve yun eh. Ni nag-reserve na nun. Ito literal na liver spread. Ayan, tapos bawang, isang cloves ng bawang. Ah, isang ulo. Ito. Iwa tayo ng isang ulo. Hugasan lang natin tong sangkalan tsaka kutsilyo. Hugasan natin. Isa-isa, tapos pakuluan natin. Yan. By the way, itong dinakdakan na to, ni-request sa atin to ng isa nating follower sa ating Facebook page. Si Mr. Joseph Joseph Fuentes. Yon. Ito na ang dinakdakan. Hindi ko napapakita yung ano ah, yung secret sauce ko. Dahil secret nga eh. Pero pwede kayong gumamit ng mayonnaise. Any brand of mayonnaise, pwede niyong gamitin. Yan natin ang Laurel. Ng asin. Yung asin, nilagay ni Mrs. sa lalagyan eh. Ayan, para timplado na yung ating pork broth. Pwede natin gamitin to ha, yung pinagpakuluan ng baboy. Pwede gamitin to. Kung pwede to sopas o kahit anong luto actually na nagagamit kayo ng kailangan nyo gumamit ng ano ng sabaw ng pinagpakuluan ng baboy, magagamit nyo to. So ayun, any brand of mayonnaise pwede nyo gamitin. Eh hindi ko na i-reveal yung aking secret sauce kasi secret nga yun. Tingnan natin kung kumukulo na. Ayan, malambot na mga chong. Kung malambot na siya. Testing, testing kung malambot na. Ayan, malalaman natin kung malambot na ang ating pinapakulo pag natusok na natin. Ayan, oh. Natusok na yung balat. Ayan, oh. Ito na to. Palamigin lang natin. Yung sabaw nito, yung pinagkuluan o yung pork broth, magagamit pa natin yan. Kita nyo naman, oh, yung natural na mantika lumabas. Magagamit pa natin yan sa mga, kunyari, magluluto tayo ng sopas, ng lugaw. Yan, the best yan. O kaya nilaga, nilagang baboy, sinigang, pwede rin. Gamitin natin yan bilang broth. Okay, ito. Hanguin lang natin. Hanguin isa-isa. Yan, oh. Tapos, palamigin lang natin. Pagka malamig na siya, ipiprito naman natin siya para maging crispy dinakdakan. Ipiprito natin ito mamaya. Palamigin lang natin. Iyo, ang bango. Yari!
patay na ang mga nagda-diet at ang mga sunog baga. O, naamoy na. Naamoy na ng mga buwakan ng inang sunog baga. Aray ko puta. Ayan. O. Oh. Sumasayaw sa iyo yung taba. O. Oh. Sus mio. Palamigin lang nga rin. Kung pinapalamig natin yung ating tenga, pwede na tayong maggisa ng bawang. Lagyan natin ang konting palm oil. Wala tayong na biling vegetable oil eh. Palm oil, pwede rin yan. Ayan. Ayan, pwede na natin ilagay yung bawang. Igisa lang yung bawang, make sure na hanggang sa maging golden brown. Ayan, bango. Gisa, gisa, gisa. Hanggang sa medyo golden brown na siya. Yun ang ating rule of thumb. Pag tayo ay nagigisa para ma-infuse yung talagang aroma at lasa ng ating mga panggisa, yan, i-golden brown natin. Yan ang tawag natin dyan, mga aromatics. Para ma-infuse talaga yung ano nila, aroma. Saka yung lasa. Kailangan golden brown, pero hindi sunog ha. Golden brown lang. Ayan, makikita nyo, di ba? Nagiging golden brown na siya. At this point, pwede na nating ilagay yung ating atay. Ayan, lagay na natin ang atay. By the way, ang atay madali lang maluto ah. So, alagaan lang natin ng halo. Hindi kailangan to ng matagal. Kasi, pag tinagalan nyo siya sa sakalan, tumitigas. Ayan, halo, halo. Ah, kita nyo, naluluto na agad oh. Madaling maluto ang atay eh. Ngayon, mga chong, prito naman natin yung ating pinakuluang tenga. Dito sa procedure na to, medyo ingat lang ha, dahil lumalaban to, tumatalsik to. So, ingat lang, konting ingat. Lalo na dun sa takot matalsikan. O, ready natin yung panangga. Ayan, nakaready na yung panangga natin. Testing. Okay, tumatalsik agad. Panang. Diba? Happy New Year! Ingat lang, ingat lang sa pagtitrito ng tenga. Ayan, Happy New Year. Sundan na natin ng isa pa. So, ingat, ingat. Happy New Year! Ayan, malamig na yung ating atay. Pwede na natin siyang hiwain. Siguraduhin malinis ang kamay ha. Ayan, pwede nang hawakan. Malamig na. Hiwain lang natin ng ganyan. Ayan. Walang rules dito. Basta mahiwa nyo lang siya ng maliliit. Ayan, hiwain lang.
Ayan. Ganyang hiwa lang mga chong. Yung tipong may nakakain pa. Masarap din kasi yung texture ng atay eh. Kaya masarap yung may nakakain ka kahit paano. Kesa dun yung binlender mo. Although malalasaan mo, pero iba pa rin kasi yung iba gusto ng may nakakain atay eh. Testingin natin kung malamig na ba. Aw, medyo mainit pa. Pero hiwain na natin. Ooh. Ayan ang ating crispy dinakdakan. Ah, kaya na. Kita nyo naman, crispy talaga siya. Game, ayan na. Mga chong, paghaluin na natin yung ating tenga at saka yung atay. Lagay natin yung crispy tenga. Tapos, lagay natin yung atay. Lagyan ng luya. Depende sa inyo yung luyang kung gaano karami yung gusto nyong ilagay, ha? Depende sa inyo yan. Yung iba kasi ayaw ng maluya. Pero ako, gusto ko maluya. Gusto ko na kakain mo yung luya. Yan, luya. Kalamansi. Ito yung kalamansi natin. Salin lang. Yan. Sibuyas. Lagay natin lahat. Yan. Tapos haluin lang natin. Habang hinahalo natin, ilalagay na natin ng paunti-unti yung ating secret sauce sa inyo naman. Lalagay nyo na yung mayonnaise. Since wala akong mayonnaise, ito lalagay ko yung secret sauce. Ito ang ilalagay ko. Unti-unti lang muna. Yan. Tapos, haluin. Siguraduhin pantay yung halo. Masarap kung makout lahat yan. Pag ako nagdidinakdakan, hindi ko masyadong tinitimplahan ng asin. Kasi yung ating special sauce, ano yan, may alat yan, may natural na alat. So yan na yung pinaka pampaalat natin. Halo, halo. Tapos lagay ulit ng ating secret sauce. Yan. Tapos lagyan natin ng sili. Unti-unti nating lagay yung sili para pumantay. Kung gusto nyo lagyan ng labuyo, pwede nyo lagyan. Pero kasi itong siling pansigang na to, meron tong baong anghang eh. Hindi to tulad ng ibang siling pansigang na hindi maanghang. Ito may baon.
mga ano na 'to eh. Mga parang mixed breed na 'to ng ano eh. Ng siling pangsigang. Hindi na siya yung talagang purong pangsigang. Inuulit ko ha, dun sa mga may gout. Dahan-dahan lang sa pagkain nito dahil ito ay may atay. Pero kung hindi nyo lalagyan ng atay, pwede yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero sa mga gusto talaga yung maanghang, pwede nyo lagyan ng yung siling labuyo. Actually, mas maanghang pa nga ito kaysa yung sa mga siling labuyo ngayon, yung mga F1. Di naman maanghang yun, mapula lang. Mas maanghang pa to. Pero kung makachamba kayo talaga ng tunay na labuyo, yung mga Tagalog na labuyo, yung labuyong gubat, yung mga maliliit talaga, ay yun, Diyos mio. Saksakan ng anghang yung mga yon, mga diputa. Yun ang masarap na labuyo. O kaya kung may mga mabilihan kayo ng ano, ng siling demonyo, yan, pwede yan. Meron akong tanim ng butjolokye. Kaso hindi pa namumunga. Yung dati kong butjolokye, namatay. Although nakapag-ani ako ng nakadalawang ani siya. Nakagawa ako ng hot sauce. Grabe yung anghang ng buwakan ng inang yan. Konti lang. As in konti lang. Ganto lang oh. Iiyak ka. Ganyan lang karami. Iiyak ka. Ayan.